Purihin ninyo ang Panginoon, nakilain ang kanyang halan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Aminin muna natin mga kapatid ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumika at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mambaglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Corinto. Mga kapatid, sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa'y bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa simbahan, una ng mga apostol, ikalawa ng mga propeta, at ikatlo ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gagawa ng mga kabalaghan, mga magpapagaling ng mga may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, at mga nagsasalita sa iba't ibang wika. Hindi lahat ay nagsasalita ng iba't ibang wika. Hindi lahat ay apostol, propeta o guro. Hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng mga kababalaghan, magpagaling ng mga may sakit, magsalita sa iba't ibang wika o magpaliwanag nito. Kaya't buong kaimtim ninyong nasain ang mga kaloob na lalong dakila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa.
Panginoon, papurian, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Ang Panginoon ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y kanya, kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok ko sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit na nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Mabuti ang Panginoon. Pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, langit tapat kailanman. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Tumayo po tayo. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, pumunta si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasalubong niya ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Maraming nakikipaglibing na bagang Panginoon na makita ang ina ng namatay. At sinabi sa kanya, huwag kang tumangis. Lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dalan nito. Sinabi niya, binata, bumangon ka. Naupo ito at nagsalita at siya ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinidlan ng takot ang lahat ng sila ay nagpuri sa Diyos. Sabi nila, dumating sa atin ang isang dakilang propeta. Nilingap ng Diyos ang kanyang bayan. At kumalat sa buong Hudiya at sa palibot na lupain ang balitang ito tungkol sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Directly po, kaagad marinig siguro natin ang Ebanghelyo na papatungkol sa restoration o pagkabangon ng isang patay ni Jesus, binangon ni Jesus ang isang patay na anak na lalaki ng isang balo, ay kagad himala, milagro ang ating naiisip at tamang si Jesus lamang nakakagawa. Totoo naman, kung atin pong titingnan, ang habag ng ating Panginoong Jesucristo ay siya ding kanyang kapangyarihan at ang kanyang kapangyarihan ay siyang lumantong sa kanyang pagkahabag. Magkarugtong ang dalawa. Para po bang sa karaniwan nating karanasan, pag tayo po ay tumulong, there is something, pag totoong tumulong, there is something, an energy that comes out from us. Meron siyang puwersa, meron siyang lakas. Na hindi natin ito ordinarily na ipapalaganap na ipagpatuloy sa ating buhay.
parang installment lang, parang bihira lamang, na parang ordinaryo, parang habit na lang pag merong gurong lumalapit, mag merong barya, may bibigay. But we, if we are conscious and aware, pag tayo po talagang totoong nahabag at tayo'y talagang tumulong sa nahabag, there is something, an energy in us. Natutuwa tayo. Merong lakas na para sa atin. Ika nga, ang pagtulong ay compassion. No? Ibig sabihin ng come with passion is the suffering. With the suffering, nakikibahagi tayo sa suffering ng isang tao, kaaya-ayang tulungan. Ang balo ay isa sa mga naunang tatlong napakahirap. Una, ang isang orphan, isang batang walang-wala ng magulang, isang kinsinidirang mahirap. Pangalawang mahirap, sa kapanahonan ng ating Panginoong Jesucristo, actually mga pilgrims. Ang mga pilgrimage natin ngayon, karamihan mga mayayaman na. Kasi pupunta sa ibang lugar. But during the times of our Lord Jesus Christ, those pilgrims were considered as poor dahil sila ay estranghero sa isang lugar. At ang pangatlong klase ng mahirap ay itong balo. Sila po ay patriarchal society. Ibig sabihin, nakadepende sa mga lalaki. So, biruin niyo po, naturally, kung ating pong titingnan, ang lolo ang siyang maglilibing ng ating mga magulang. At ang ating mga magulang ay siyang maglilibing sa kanilang mga anak. Kaya mas masakit ang mga ganitong pamamaraan na ang siyang mas bata dapat ang siyang naglilibing sa mas matatanda. Kung ikaw ay bata, ililibing mo ang iyong lolo at lola, ang nanay at tatay, at ang panghuli. Kaya mas masakit sa isang nanay ang ilibing ang kanyang anak. Because it's not natural. Dapat ang anak ay naglilibing sa kanyang ina, hindi ang nanay sa kanyang anak dahil mas bata ito. Kung kaya po hindi lamang itong anak na lalaki ang namatay, para na ring namatay itong balo dahil wala nang siyang madedepensahan. Ito'y kwento sa kapanahon ng ating Panginoong Jesucristo ng kanyang habag at ang kapangyarihang tumulong. Bagamat hindi ito humingi o dumulog ang isang balo sa ating Panginoong Jesucristo, tumangis lamang ito. Nagkusa ang ating Panginoong Jesucristo na lumapit sa kanya kung kaya't nirestore niya ang buhay ng kanyang anak na lalaki. Ano ang hamon para sa atin? Dahil hindi lamang ito kwento, kundi atin din po itong makikitaan ng hamon at gagawin. Sisters and brothers, we heard a lot of other Christians, Alleluia, praise the Lord, at ang binabasa ang mga salita ng Diyos. No problem about it. Pero kung atin pong titingnan, the words Alleluia, the singing and dancing, yun po ba talaga ang mapakagligtas sa atin? Kung hindi natin bibigyan ng diin, mapagnilayan, kung ano ang ibig sabihin ng ating Panginoon si Kristo. Nung lumapit sa Kanya ang bulag at ito ay binaling niya at nang nakakita, Jesus Christ was the Savior. Lumapit sa Kanya ang pipi at bingi at ito ay Kanyang pinagaling. Jesus Christ was the Savior. Nung lumapit sa Kanya ang mga tao nang nakikinig sa Kanyang salita na sila'y nagugutom sa bundok, nang siya'y pinakain, they considered Him, Jesus Christ, as the Savior nung siya'y napakain. Nung nagkaubusan sa kasalan sa Kana, nagkaubusan para sa mga bisita ng alak, Jesus Christ came into the rescue and became the Savior na tuloy ang celebration ng mga kinasal. Nung merong mga kawatan na edadi pa, kasama ni Jesus sa krus at tumingi ng kapatawarang isa at pinatawad ito ng ating Panginoong Jesucristo, Jesus Christ was a Savior. So ibig sabihin ni, hindi lamang po ang salita, Lord, 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 hindi lamang po
kung ano ang sasabing Alleluia pag hindi po ito na-embody, na-execute po sa atin din mismong buhay, then we cannot be considered as followers of our Lord Jesus Christ. We have to understand, sisters and brothers, that we are the body of Christ. Ang kanyang espiritu, ang sing binibigyan natin ng katawan, ang kanyang kaisipan ay magiging ating kaisipan, ang kanyang puso ay ang ating puso, ang kanyang kamay na ginawa sa pagpapagaling o tumulong, yun din po yung ating kamay. Yung kanyang mga paa na naglilipot sa pagpapahay, yun din po yung ating paa. At hindi lamang po ang bunganga na magsasalita, kundi ang buong pagkatao po ang siyang mag-embody sa espiritong iniwan sa atin ng ating Panginoon. Then each one of us became the instrument of God's saving act. Marami po sa atin na hindi nito napaglilayang malalim. Na kung kaya po, anumang profesyon, anumang ginagawa natin sa ating lipunan, if we do it in the Spirit of the Lord, you will see the effect in our society. Halimbawa, pag ikaw ay namumuno sa ating pamahalaan, you are being entrusted because that is what they have been taught sa kanilang constituents. Ang pagtulong, you see how we manage the financial system that we have na ito'y makarating sa kinaukukulang pagtulong with the Spirit of the Lord. Pag ikaw ay driver, taking the Spirit of the Lord na ikaw ay mag-ingat sa iyong pagmamaneho dahil ang sakay mo ay hindi lamang isang tao, kundi karugtong din yan ang kanilang pamilya. Kung ikaw ay guro, then be the Spirit of the Lord as the preacher na ikaw ay magsasalita para sa katotohanan at nakakatulong sa kapwa. All of these manifestations, what we are doing, kahit saan po tayo pupunta sa ating ginagawa, we always bring the Spirit of the Lord. Tayo po yung kanyang katawan. Tayo ang gumagalaw. So biruin nyo na lang po, sisters and brothers, maging sa atin din mismong pagkita ng pagkukonsiderang pagpapahalaga ng ating kapaligiran. If we consider God as the creator of all what we have seen in this world that we have to preserve and keep at alagaan ito, hindi ka po basta-bastang magtapo ng basura. Because this is also like the embodiment, the whole of God's creation is the embodiment of God's saving act, ang kanyang kabutihan. Kung kaya't alagaan ko ito, hindi ko ito itatapon basta-basta. Kasi alam ko consciously, pag itatapon ko ito, pag dumating ang baha, naiipon ito. But many of us are not just conscious. We come to Mass, luluhod, sindi ng kandila, alay ng bulaklak, magsasabi ng ating intentions, tatanggap ng communion, uwi. We do it parang habit, without being conscious of what we are doing supposed to be sa pang-araw-araw nating buhay. Tandaan niyo po, sisters and brothers, Jesus Christ started His redeeming act hindi po sa loob ng simbahan, hindi sa loob ng templo, kung saan niya inalay ang kanyang buhay. Saan niya ginawa? Sa labas. Sa Kalbaryo, doon niya ipinakita ang kanyang pagmamahal. Saan pa niya ginawa? Nung siya'y umikot sa mga komunidad ng kanyang pinupuntahan. It all happens outside the temple. Ngayon ikaw, nagbait-baitan na parang wala kang nagawang pagkakasala pag nandito ka sa loob ng simbahan. Pero paglabas mo, balik sa dati. So ibig sabihin po, we are not just being conscious of our being a follower of our Lord Jesus Christ. We are not being conscious or being His or her or His body.
na tayo ang kanyang magpapalaganap ng sa atin din mismong pagkatao. Yun ang lagi po nating nakakalimutan at yun hindi po natin napapantayan sa ating pagkatao. So you could just imagine, paggawa natin ang ka-espiritu ng Diyos, kaisipan ng Diyos na ating nilagay sa buo nating pagkatao, you can see the effect. Makikita po natin ang epekto nito sa ating society. Because we leave the Spirit of the Lord. But the thing is, we just as if doing it is kind of a habit. We have to understand, all habits are bad habits. Ay, bakit? No, if you are not conscious, that is bad. Because every day, we have this faculty, intelligence, to think, reflect, na wala sa ibang nilikha. But if you don't use it, simply making it is just like a habit, parang wala na, it becomes bad. Kasi hindi na natin nagagamit, kinakalawang na ang ating pag-iisip. So sisters and brothers, when we come to the church, we offer ourselves, our mind, our hearts, our hands, our feet, every cell of our body is being offered to God. Minsan po, nakakakita tayo ng mga taong sa labas may paganyang-ganyan sa Diyos. It will not save. Hindi po iyan makakasave unless these hands will use with the hands on how Jesus Christ restore other life. That is indeed being saved. Otherwise, there is no effect. So, we are all God's instrument of His life-redeeming act. Bawat isa sa atin ay instrumento ng pagmamahal, himala, ng Diyos sa araw-araw nating buhay. Tumayo po tayo. Mga kapatid, gumawa ng mga himala si Jesus upang ipakita ang kanyang banal na habag at kapangyarihan, puno ng pagkamangha sa ganitong mga kangahangang bagay. Manalangin tayo sa Ama na nagsugo sa ating tagapagligtas. Ang ating itutugon, Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Sa pamamagitan ng paggabay at tulong ng mga pastol ng simbahan, naway, maipakita ang pag-ibig at kalinga ng Diyos sa sambayanan. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Ang gobyerno, naway, maging daan ng mahabaging pag-ibig ng Diyos sa katangi-tanging pagkalinga at pagtulong na kanilang ibinabahagi sa mga dukha at mga may sakit. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Yaong mga nagdurusa sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay, naway, muling sumampalataya sa buhay sa tulong ng Diyos, manalangin tayo. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Ang mga may sakit, katulad ng anak ng balo, naway, makadama ng maipagpagaling na kamay ni Jesus, manalangin tayo. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Ang mga tapat na yumao, naway, muling ibangon sa kaganapan ng buhay sa presensya ng Diyos, manalangin tayo. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Ama naming Diyos, gabayan mo kami upang aming mahipo ang mga pusong wasak at matulungan silang madama ang iyong anak na dumito sa amin.
Hiniling namin ito sa ngalan ng Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, mawain mong dinggin ang aming pithaya at paunlakan mo ang paghahain aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nabigay para sambahin ang banal mong ngalan ay maggamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikamot, pinangangasiwa sa San Sinukob. Sangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel ay nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya na tinabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nang matapos ang apunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, hinabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po tayo. Pagbunyan natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami ang magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Halalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay
Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, peace, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito mga kapatid, si Hesukristo ang maawaing kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo ngayon niya makibahagi sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggal lang naman tayo ng katawan at tugon ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Piging na ito ating pagsaluhan ang katawan ko ni Hesukristo, siya'y ating lakas at tahanan, Panginoon Diyos nating lahat. Tikmanin niyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon.
pagiging na ito ating pagsaluhan ang katawa at dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at ang ulan, Panginoon Diyos nating lahat. Inuming inihahain dugo ni Kristong butihin, inatihatin pagkain at awalay sa piging Yesus para sa atin. Sa piging na ito ating pagsaluhan ang katawa at dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at ang ulan, Panginoon Diyos nating lahat. Paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal ang aming kalooban na way pag-arian ang aming tinanggap na pakikinabang upang wag ang diwa namin ang umiral kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng cross ang walang maliw ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailangan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso pinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin,
panalangin. Nasa Padre Jesus, Nazareno, dinarangal, panalangin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, niniwalhati, panalangin.